Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong magsinungaling ni Zoe sa kanyang daddy na itong si Dr. Tanyag, nang tanungin nito ni Dr. Tanyag ang kanyang anak kung kasama ba umano nito ni Zoe ang kanyang mami, ay dito agad naman din nitong sinagot ni Zoe ang kanyang daddy na hindi nga umano nito alam ni Zoe kung nasaan ang kanyang mami. Ngunit nang ipakita nito ni Annalyn ang isang video na nakita na nakuna nito ni Annalyn itong si Zoe at si Moira na magkasama sa kadahilanan, ay hindi na ito nagtitiwala pa itong si Dr. Tanyag sa kanyang anak. At dito agad naman din itong minangmangan ni Dr. Tanyag itong si Zoe dahil gusto rin itong mapapatunayan ni Dr. Tanyag kung nagsasabi ba umano ito ng totoo o hindi. At dito gulat naman din itong si Zoe pagkatapos nitong tawagan sa kanyang mami at agad nitong sinabihan ni Moira itong si Zoe na hindi umano pwedeng hindi sila magkikita dahil kailangan na umano nito ng pera ni Moira dahil ubos na umano ang kanyang pera at wala umano itong mapagkunan pa, kung kaya't agad naman din itong nakikipagkita si Zoe sa kanyang mami. At nang mag-abot na itong dalawa ay agad naman din itong inabutan ni Zoe ng pira ang kanyang mami at sinabihan na umalis na umano ito dahil ayaw umano nito ni Zoe na magdududa sa kanya ang kanyang daddy. Ngayong mayroon umano itong haka-haka na nandito rin umano sa Japan ang kanyang mami na itong si Moira, kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Moira ang kanyang anak na sana hindi umano ito magsasawa sa pagtulong sa kanya at lagi umano nitong bibigyan ng pera itong si Zoe dahil si Zoe na lang umano ang pag-asa ni Moira. At dito nang magpapaalam na itong si Moira na mauna na umano ito kay Zoe, ay gulat naman din itong si Zoe nang magsalita sa kanyang likuran ang kanyang daddy at agad nitong sinabihan ni Dr. Tanyag ang kanyang anak na ngayon umano nito sasabihin ni Zoe kung hindi umano niya kasama ang kanyang mami, kung kaya't ikipinanlaki ito ng mga mata ni Zoe at hindi nito alam kung ano ang kanyang isasagot sa kanyang daddy. Ngayong huling-huli na siya sa kanyang daddy at nalaman na ng kanyang daddy na nagsisinungaling itong si Zoe sa kadahilanan na agad naman din itong nakapag-isip-isip ng paraan itong si Zoe at agad naman din itong nagsisinungaling sa kanyang daddy at sinabihan nito ni Zoe ang kanyang daddy na nakikipagtagpo umano siya ng kanyang mami at kararating lang umano ito sa Japan, kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Dr. Tanyag ang kanyang anak na wag na umano itong magsisinungaling ngaling pa dahil sinusundan umano nito ni Dr. Tanyag itong si Zoe, kung kaya't hindi na ito nakakibo pa itong si Zoe at maya-maya pa ay agad naman itong nagmamakaawa sa kanyang daddy na huwag umano itong magagalit sa kanya. Ngunit agad naman din itong pinagsabihan ni Dr. Tanyag na hanggang doon na lamang umano ang kanyang pagtitiwala ni Zoe dahil lagi umano nitong ginagawa ni Zoe sa kanya na magsisinungaling, at mas mabuti pa umano itong si Annalyn ay hindi umano nito nagawa ni Annalyn na magsisinungaling sa kanya. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.